I'm really lost for words. I'm really so happy for the girls. Sila may gawan. We were down big 15 points. Sabi ko sa kanila, don't give up. Stick together. Hintiin natin until fourth quarter. And you gave us a lot of chances para makahabol kami. We made good stops in the last 1 minute. I think that spells the difference. Yung pursuit ng mga player mo na hindi bumigay kahit down 15 sila. And crucial stops and crucial three-pointers nila Tantoy and yung last layup ni Nikki. And yung pangtabla ni Ken nung last. Thank you, Coach Heidi. To Ken, you had 16 points, 3 rebounds, and plus 7. So, ano man sa'yo mo? Champion ka rito sa USD. Lapis sa mic, please. Thank you. Siyempre po, nung una sa lahat po, sobrang happy po ako na parang hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. Siyempre, magpapasalamat muna ako sa kay Coach Heidi kasi grabe yung tiwala na binigay niya sa akin. Parang grabe yung responsibility ko dito as a leader din kasi nag-promise din ako sa kanya kasi talaga bago ako pumasok dito na bibigyan ko siya ng champion. So parang ito na yan, dream come true na ito na yung binigay ko sa kanya. Hindi pa tapos ang year. Papasalamat din ako sa mga teammates ko, syempre, kasi hindi naman namin makukuha to kung hindi din dahil sa kanila, pinaghirapan namin to. Thank you sa mga coaches namin na sumaporta, natiwala sa amin sa isa't isa. Ginawa lang namin yung best namin kung anong dapat namin gawin. Hindi kami sumupang ng dulo kasi alam namin na ang panalo nasa dulo naman ng laban. 40 minutes of hell, yung sabi nga ni coach. Hanggat kaya humaban, hanggat hindi pa tapos yung laban, ipagpatuloy kung hanggang saan yung kaya. Thank you, Ken. To Nikki, you had 12 points including the championship clinching layup in the final 11.8 seconds. So what went to your mind when you made the basket? I shoot that shot every day in practice. So I already knew, and I had also seen that shot a long time ago in my head when I first came to the Philippines and I wanted to win the UAAP. So it was almost a reps removed out kind of a moment for me. So it was good. Thank you, Nikki. And to our finals MVP, Renalyn Tantoy Ferrer. We have 19 points, 14 rebounds, 2 assists, and plus 23. What a moment for you. So ano man sabi mo na you finally, naibigay yun yung champ, naibalik yung corona sa Espanya. Yun nga, parang grateful ako kasi first, 2018, nire-recruit talaga ako ni Coach ID. Like, parang wala akong idea kung mapagkakatiwalaan nga ba. Kasi, syempre, probinsyana ako eh. Like, pupuntang Manila. Like, then, nagtiwala yung parents ko kay Coach. Pagpunta ko ng Manila, iba yung pinaramdam ni Coach ID. Iba yung UST family na na-feel ko na alam kong secure ako. Alam ko na na mapupunta ako sa higher level ng in terms of basketball, and syempre, on and off the court naman eh. Alam ko talaga, pag kay Coach ID ka pumunta, after ng basketball, magiging better person ka. At magkakaroon ka ng magandang buhay talaga. Talagang, Coach, lahat ng pagod namin na effort, Coach, dahil sa'yo yun. Kasi, araw-araw mong pinaghihirapan, alam namin na sa'yo yun, dahil sa'yo yun. Kaya kami nandito dahil sa'yo, Coach. Alam ko matagal mo nang hinahanda ito, Coach. Alam ko, 2018 pa lang, Coach, nung pumasok kami nila, anime na. Sabi ko, Coach, hindi pwede kaming lalabas dito, exit dito sa US team nang walang championship na ibibigay sa inyo. Sa wakas, Coach, nabalik na natin yung corona sa Espanya. And thank you, Coach, kasi, Coach, alam ko naman, marami tayong pinagdaanan. Thank you, Coach, kasi hindi mo ko iniwan. Like, nagtiwala ka pa rin sa akin. Thank you, Coach. Sobrang thank you. Okay, thank you very much, Dr. Payasek. Okay, the floor is open for questions, anyone? For Nikki, I know you already answered it, but could you just expound a little bit more on what was going through your head? Breakaway layup all along there, and then just talk us through the emotions afterwards. Honestly, it just got really quiet. It was kind of just like me in the basket, and I saw my teammate, Rizal,
had the ball, she gave me a quick look, and I kind of just scanned the floor, and I was like, if I make this, like, it's over. Like, I'm going to win it. And literally right when it went through the hoop, I looked back, and I was like, oh, my God. And I was like, we just won. Because I know we're going to play defense. I have no doubt in our defense. So it was, and it just kind of fulfilled, like, what I told Coach Heidi, because we kind of had some bumps in the road this season, and I told her, I texted her, I was like, you know, I got you. Like, no matter what, I told her, we're gonna win it. Like, it doesn't matter what we're gonna run into this season, we're gonna finish it out strong. So that was a very fulfilling moment. Okay, every championship is special. Pero gaano ka special sa inyo na in yung kinakasin yung finals nito? This will go down for especially for USD because the last time we had our championship was 2006. Panahon pa ni the Marichino Caro and Sila Ren Buenaposa. And I think that says a lot to the level that NU raised the bar for women's basketball 7 times. Consecutive years to be champion is one hell of a program for them. And beating them today, never giving up, I think that says a lot of these special ladies in front of you that they deserve to be champions for season 86. Coach, heartbreaking moments or parang distractions sa game, like the second quarter, maraming fouls sa inyo, then 2 missed chances to tie the game. The end game, and I saw Bridget was crying when she fell down. But like what I've asked you in the final four, how did you maintain composure and ano yung masasabi mo sa asking you? I think that says a lot for the veterans that they hold yung mga bata together. Especially nung umahabol kami sa NU. Tantoy made a layup pero walang lang sa oras. Si Bridget siguro, she's frustrated, but Bridget had 11 rebounds today. I think yun yung pinaka-importante, hindi kami na-out-rebound ng NU ngayon. That's the game plan. We stopped Clarine from scoring, and I think it boils down to team effort. Coach and the players, it's been a very, very, very long time since you won the basketball championship. And then, at the end of the day, and then so many people supported you guys. What can you say about that? Grabe, for the first time, kahit nung naglalaro ako sa USD, di ata nag-yellow A kahit po ang pink kami. the community is super. They just not supporting only the men's basketball or the volleyball. Now that they know that women's basketball is worth watching and exciting as the men's basketball, thank you talaga sa USD community. How about the players? Maraming support sa'yo. Si Kent, maraming fans. Magpapatingin ko muna ako sa mga supporters namin. Kasi parang since day one, parang hindi sila nawalan ng pag-asa na sumuporta sa amin. Parang sila din mismo nagbigay ng tiwala sa amin na kayang-kaya namin. Pero syempre, thank you din kay Father Adel kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi din magsusuporta yung mga USD. And sa mga friends, classmates, kung sino man mga sumuporta sa women's basketball ng USD, sobrang thank you sa inyo kasi sumuporta kayo hanggang dulo. Binigyan nyo kami ng energy, binigyan nyo kami ng lakas para lumaban sa game. Isa rin to sa reason na lumaban kami dahil din sa inyo. Thank you din sa mga supporters namin and sa USD community. Following on that lang, for the players also, kasi more than women's basketball nga, first basketball championship na eskwelahan, mapa-men's, women's, o juniors. No? So for the players, gano'n kasabi sa feeling lang na marami kasi nagsasabi na ibalik ang corona sa Espanya, no? Kayo yung nakagawa talaga today.
Yun nga, parang, syempre parang namomotivate kami eh. Kasi first time nga, yun yung sabi nila coach, na first time na maraming nanood sa amin, na sinuportahan talaga kami ng UST community. Kaya paulit-ulit yung sinasabi sa mga teammates ko, sa mga kapatid ko na, girls, dapat buo tayo maglaro. Ipakita natin sa lakad nila na worth it panoorin yung women's basketball, hindi lang men's basketball or volleyball, women's. Hindi lang kailangan ipakita natin na maganda rin yung women's basketball. Parang yun yung way namin para mapakita sa kanila na worth it talagang panoorin kami. We definitely hope that this game and this whole season changed the culture of women's basketball and the amount of exposure that's brought to the girls, because they work so hard and they deserve, you know, to be watched. And there's a lot of girls that are up and coming and they look up to players in the UAAP. So for the UST community to support the way they did and to be very active on Facebook, it went a long way for us. Tantoy from an ACL injury to a championship, almost just over a year. Parang nalang pakiramdam sa'yo na napatunayan mo yung main levels na wala ka talaga ng posible pa kung may pangarap at lulang. Nga, parang, di ba parang nakaka, parang impossible nga eh, kasi parang ACL injury ako, parang one year ago, like parang ito ako lumaban sa championship and may bonus pa, nakuha ko yung finals MVP. Parang grateful talaga ako, parang paulit-ulit siya sa akin, sabi ng coach na Toy, kaya mo, kahit galing kang ACL. Alam ko, nakita ko kaila coach sa teammates ko na Tay, kaya mo, alam namin kaya mo nang kapag-compete pa, alam namin dahil nakikita nila yung araw-araw kong pinagtatrabuhan, rehab ako sa tabi, nakita ko sila naglalaro. Parang yun yung lalong nagpa-motivate sa akin talagang ibubuhos ko lahat every game since day one, makabalik ako sa training, talagang all out ako 100%. And yun nga, parang ito na yung result, ito na yung bonus para sa akin. Nagaling ACL at ito na, nakuha na namin, nabalik na yung corona sa Espanya. Coach? Yes. Hey, coach, ano lang masabi niyo kay Tantoy? Talagang nung fourth quarter siya yung nag-spark nung comeback niyo. Ang relationship ni namin ni Tantoy is very special. Super special. I know pagkakailangan ko siya ilabas sa court, kailangan ko liipasok. And I think as a veteran playing her last year, sabi ko nga kay Nikki, this is their last dance. So give their best. At the end of the day, win or lose kami, importante, ginawa nila na para wala silang regrets on her last year. And Tantoy was a leader. She's the heart and soul nung nag-aabol kami. Sinabi ko yan late, that's why. During the second game, she's down under the weather with flu. But she still played for us. Sabi ko lang sa kanya, Toy, I need you. So Wednesday, sabi ko, we have to suit up. Hindi namin kaya manalo pag wala ka. Coach, like yung sinabi ng players mo na tama, pabigyan ng spotlight ng women's basketball. Do you share the same sentiments? Kasi napag nakita mo yung organic, yung paano nag-grow yung women's basketball. And volleyball as a whole, tingin ko it's about time na magbigyan pa sila ng women's basketball. That's what I'm here for, kaya di pa ako nagre-retire. Really wanted women's basketball to be as popular as the women's volleyball, di ba? But unti-unti, they see how good the basketball women players are playing right now. And in fact, maraming mga lalaki nanonood din because they really are impressed on what women's basketball are capable. At papatuloy din the course yung career, is diba rin? Yes. Hopefully. We'll have a professional analyst. Coach, you started out season 79, went to the finals 82, and then now you're final champion. So can you just talk us through yung long process na yun on how you finally found the team to cross the finish line against LU? When I was here 2016, I have 3 months before the UAAP. I'm telling you, hindi ako makatawid ng bola sa NU. Ang lamang nila parati sa akin, 60, 80, okay? But I never gave up. Sabi ko, I will start the program for UST. And this is a long journey. Sabi ko, we are what, 3-4 years behind, sinabi ko sa mga pare. And you have to trust the program, the system, and finally, the long wait is over. Ang sarap ng feeling, especially as coach.
Tantoy, nakilala ka bilang asset player talaga. Pero nitong fourth quarter, dalawang press, tapos tatlong free throw, pampahabol. Ano lang yung nasa isip mo nun na nag-agawin na kayo, tapos yung shoot? Yun nga, parang down kami, parang yun nga, parang, syempre, sa practice, ginagawa naman namin eh, like parang, kaya nga isinasabi ko sa mga teammates ko na pag-practice, all out kayo, kasi nga, kapag crucial or on the game kami, dun lalabas kung ano yung pinapractice namin, you know, yun lang talaga yung pinapractice namin araw-araw kung anong ginagawa namin, shooting, nag-free throw, kung ilang shooting, free throw, made yung ginagawa namin everyday, and yun nga, yung result, lumalabas talaga sa game. Coach, what is next for the team? Kailan mag-isisimula yung training or may sasalihan ba kayong liga? Or... Two days lang pahinga ni Kes at least ni Tantoy kasi may NBA 3x3 kami sa Santo. So, ano muna, pagkatapos nun siguro, we will celebrate muna for today, di ba? Coach, how about the roster naman since may dalawa na tayong graduating, marami bang madadagdag, marami bang mababago tulad ng kay Coach Kudo or... Maraming madadagdag. There's high school players coming up as well. Ang mawawala lang sa akin, si Tantoy at si Nikki. And hopefully, yung mga papalit, di ba, makakatulong ulit sa team for next season. Coach, you have referred to NU as the gold standard of women's collegiate basketball. Ngayon kayo na yung champion. Would you say that ito na yung pa? Isa pa lang naman kami. Sila 7. I think, ang proof ko nga, sabi ko kanina dun sa interview is that lahat ng team ngayon is very competitive because of NU. They raised the bar. Ay, hindi na ito pwede. They have a foreign student, kailangan lahat. So, lahat is gearing up para umikli yung or tumiit yung gap against NU. And that's why, sabi ko sa girls, it's a long journey, long way, nagtiis kami, and finally, we are champions. Coach, what's your question about the time to What's the situation? I think the belief in each other, the trust in the program, and yung BTS namin, surrender everything to God. So, believing in each other, trusting in the coaches, trusting in the system, the program, and surrender everything, and we will have a great outcome. Since yung team, medyo naalala ng UST, kasi especially si Matthew Pabili, meron pa mga invites na the national team, at least for makasama sila, pinag-iba mga players ko for the national team. Ayun po. Wala pa lang. hopefully, because I think marami ng mga magagaling na worth to be in the Gilas program, and pag pwede naman, why not, di ba, yung mga bago. So, okay, Coach, mostly NU, lead in yung national team natin. NU, wala pa naman. Thank you. Congratulations!